Hi guys! Welcome back to my channel, guys. Nandito ako ngayon sa aming room kasi medyo I'm not feeling well. So, dito ko nalang i-haul itong mga products na napamili ko sa TikTok, sa Lazada, and sa Shopee. According nga pala din, guys, sa mga bracelets ko na paninda. Kung curious kayo if nabibenta pa din ba siya, well, mabenta pa din siya sa akin, guys. Kaya nga, nagdagdag ako ng mga beads na i-haul ko ngayon, guys. Gusto ko siya i-share sa inyo para sa mga gumagawa din ng bracelet, magkaroon ng idea kung saan ko nabili itong mga beads na ito at kung saan pwedeng makapamili ng mga beads through online. Actually, tatlong parcel. Yung isa sa TikTok, ito sa Lazada. Tapos sa Shopee ata yung isa. Medyo ihuhuli ko lang yun sa ano na yun, sa part ng video na to. Kasi yun talaga yung unang dumating. Yung hindi ko hawak ngayon na parcel. So, inuna ko na siyang una ng video. Pero yung ipapakita ko lang muna dito sa vlog na to. Ito lang muna yung ipapakita ko muna. Tapos, ihuli ko yun, guys. So, unahin ko ito yun nandito sa Lazada. Ito ay puro beads. And excited ako makita yung mga colors. Sana tama lahat yung pinadala nila, guys. So, bubuksan na natin siya, guys. So, let's see. Ito siya. Ayan. Siya. Wala na siyang bubble wrap. Buti na lang. Hindi siya na ano, kabutas-butas. Oh, so ito guys yung mga color na, yung mga shades na pinili ko. Itong nakaraan, wala ako nito. So, ngayon nagpasiguro na ako. So, I bought color yellow. Ano to siya guys, 3mm pa din to kasi nagkaroon ako guys ng 2mm, sobrang liliit. Mamaya papakita ko sa inyo. Yung sabi kong naunang parcel na dumating. So again guys, ito siya, yellow. Ayan, 20 grams. Mga 20 grams to dito. Ayan. Ah nga pala guys, itong shop na to, 20 grams dito. Merong 15 pesos, 13 pesos. So, kung i-compare ko siya doon sa pinakauna kong pinagbilihan na shop, ay mas lowest ng price nun kasi 11 pesos lang nga sa ata guys, may 20 grams na ako. Kaya lang, ano, limited na lang kasi yung mga shades na meron siya. Eh, gusto ko naman na ibang klase naman at yung mga kulay. Eh, sana huwag mag-fade to guys, no? Parang ano ata to, ito yung klase ng ano na possible siya mag-fade. Hindi siya glossy, hindi din siya glass, pero ayan, let's see, yellow. And then, ito guys, glossy melon. Orange melon natin yung kulay nito. Ayan siya. Ayan. And then, kumuha ulit ako ng glossy pink. Carnation pink. Actually, yung pangalan nito dun sa description nila. Ayan, ganito yung pagka-pink niya. Then, orange. Ganito pala. Akala ko matingkad na pagka-orange. Ito siya guys. And ito yung pagka-orange niya. Tapos, ay pinag-isa lang nila. Bali, 40 grams to siya guys. Kasi 20 grams, dalawang 20 grams yun. Ang dami guys. So, parang nilagay nila sa isang nalagyan na lang. Ayan. So, glossy white naman yun siya guys. Tapos, ito, kakaiba to siya guys. Dahil ano to siya. Ito. Parang ano siya guys, rainbow glass. Sana, hindi ito mag-fade ata. Rainbow glass na pink. Ayan. Yan yung parang may nag-ano siya guys. Ayan, ganito siya guys. Oh. Ayan. So, dapat pala nakaganito para mas kita. So, babalikan ko ulit yung mga pinakita ko kanina guys para mas klaro. Hindi kasi kanaklaro. So, ito yung kanina guys. Ayan, ito yung glossy white, yung orange kanina. Ayan, ganyan yung pagka-orange niya. Glossy pink, carnation pink. Then, itong yellow. Kasi bala kong gumawa ng sunflower bracelets. Yun yung kanyang pinaka-theme. And then, itong. Medyo hindi ko feel yung color nito, pero let's see. Ako na bahalang maglagay ng ako nang bahalang mag-ano nang i-combine ko ito para mas kumanda siya tingnan. Ito siya guys yung isa. Yung kanina is pink. I know,
Ito ata yung pink. Ito yung purple. Ayan yung difference nila. Ito naman ay assorted na glass, rainbow glass pa din na beads. Tapos ito naman ay chalk beads naman ng ano nito, ang kinds ng kanyang beads. Ayan. So hindi siya glossy, hindi siya glass. Ayan siya, chalk yung ano niya, glassy ng pagka-beads. Ay turquoise ang kulay nito. Ayan, ganyan siya na pagka-green. Mint green. Ayan, mint green naman. Ito naman guys, yung pastel. Glossy blue na pastel. With black, rainbow. Ayan, ang ganda ng pagka-black niya guys. Yun, yung may color effect siya dyan. Different kinds of color effect. Parang rainbow-rainbow siya. Ito naman ang silver, white silver. Ayan, I like it. Then last one guys, ito kumuha ko nito. TikTok. Ay ano, TikTok logo. Ayan, may paggagawa na ko yun guys. Super nice kasi gagawin ko ng 20 pesos yung aking mga bracelets guys kasi hindi na siya akma sa 18 kasi saka yung time and effort na ini-spend ko. So kailangan talaga 20 na at saka guys, medyo tumaas na yung mga prices ng beads. Kaya kailangan talaga 20 pesos na. So yun lahat guys, ang laman na itong Lazada. Marami-rami din siya. So lahat yun guys na beads ay worth 218. So yun lahat guys, ang prices nun, ng mga beads na yun. So mababawi ko naman yun guys. So next naman na bubuksan ko. Ito yung galing sa TikTok. Napaka-cheap ng price nito guys. Gusto ko nga sana doon na lang ako doon sa seller na yun umorder lahat. Kaya lang, wala yung ibang mga kulay na gusto ko. And limited lang guys yung colors na meron siya. Kaya sayang. So ito lang yung mga nakuha ko doon sa shop na yun sa TikTok. So open natin siya guys. Nasa 91 pesos lang ito siya guys. 91 pesos. So here, let's open. Ay, may nakalagay pa sila dito sticker na thank you for supporting my business. Ayan. At nakakatuwa guys kasi pagka-order place ko, pre-prepare agad siya na seller, tapos pinicturean, sinend agad sa akin pictures, tapos ilang minutes lang, ishinip agad guys, tapos kinabukasan dumating. Ang bilis. Kaya tuwa ako. Gustong gusto ko yung shop na to guys, maire-recommend ko siya. If gumagawa din kayo ng mga bracelets, mga jewels na gawa sa beads. So ito guys. So, nakakatuwa din, may bubble wrap. Compared dun sa nabili ko sa Lazada, walang bubble wrap. Ito, nagpa-bubble wrap pa si Ating. So, okay. Ayan, ang ganda talaga ng pagkakatak. It's cute. Ito guys, ayan. Klaro naman na. Ito ay 9mm pastel hearts. Ayan. Oh, nakaano pa siya. Naka-labeled pa siya. Diyan may label. Oh, cute. Gagawin ko din itong mga ano eh. Mga pendant-pendant sa bracelet. Para at kahit pa paano pwede kong mabenta ng 15. Yung mga bracelet, gagawa din kasi ako guys ng bracelet na walang lock. Kasi may mga elastic string ako dito. So, kailangan yun. Nalagyan ko na lang ng gano'n para hindi siya masyadong boring tingnan. So, next guys, ito ay glossy pastel ivory. Guys, yung mga sizes nito ay 3mm lahat. Yung huling ipapakita ko mamaya, yun lang yung may 2mm. So, ito 3mm talaga lahat ng sizes. Yung prices lang yung ipa-flash ko. So, ito siya guys. Ivory pastel. Ang cute ng color. Natin. So, ayan. Yan yung ivory pastel. Glossy pastel ivory. And then guys, next, itong glossy pastel lilac. Here. Guys, ito guys, may pa-freebie nga pala guys si seller. Ay, nakakatuwa talaga guys. Ayan, may pa-freebie niya guys, ang dami. Ayan, free. Magagamit ko to siya guys. And the next guys, here, pastel gray. Ayan, super ganda ng color niya, yung shade.
Ayun, ang ganda-ganda, guys. Excited na akong gawin ito. Sana hindi mag-fade. So, next naman, ito, guys. Ito yung isa sa mga gusto kong kulay na magkaroon ako. Itong chalk peach. Ayan. Ayan, guys. So, ang cute ng color nito. Ayan, magugustuhan to ng mga little girls ko dyan. And then, guys, this one, glossy chalk white. Ayan. Ang highlights-highlights ko to siya, guys. Kaya kailangan ko to. Kaya lang, nakalimutan ko siyang gawin dalawa. Pero sige lang. Ganda-ganda pa naman. Then, guys, itong chalk pa din siya. Chalk pa din yung klase niya. Ano siya? Assorted. Ayan, chalk assorted. Para siyang, ano, candy color. And the next one is itong transparent gold. Ayan. Meron na tayong gold dito na transparent. Ito, guys, binaliktad ko na lang kasi butas siya. Ayan, oh, buti na lang nasahod siya dito sa pinakasupot. So, ito naman ay inner coat black. Ayan naman siya. There. Parang kapareha siya dun sa isa kong na-order, ha. Pero okay lang, ayan. Yung last, guys, itong glossy peach. Ayan, mas maganda pa siya. Magpaparehas ba sila? Ay, mas gusto ko yung color nito. Ayan, glossy peach. There, ang cute. So, yun yung muli, guys, itong, ano, glossy peach. Nakakatuwa, guys, kasi ito may mga stickers sila. May mga notes sila nakalagay. Ayun, binigyan nila ako ng special voucher para doon sa next ko na order, guys. Pipicturan ko po. Tapos, isisend ko sa kanila. And then, bibigyan nila ako ng special gift sa next ko na order. So, definitely, o-order pa rin ako sa kanila pagka naubos yung mga beads ko. Sana magkaroon sila ng iba pang available na colors. Diba? So, ito, thank you for your order. Please don't forget to rate us 5-star if you are satisfied with purchase. Mag-ano talaga ako doon. Ayan, ito yun, guys, ha, yung sa TikTok. So, kung interested kayo nito, guys, ilalagay ko naman yung mga link lahat ng ito sa description box. So, ito na, guys, yung pinakaunang parcel na dumating sa, hindi kasi sila sabay-sabay. So, ito naman yun, guys. Ito yung mga lock, lobster, clasp, yun yung mga kailangan ko din, yung mga connecting ring. So, yun yung mga dumating sa akin, guys. So, ito siya. So, ayun. So, yun, guys. Abangan nyo yung mga gagawin ko pang mga bracelets. Mga ibang colors naman. So, siguro, kung may babaguhin ako mga designs, konting babaguhin ko lang or may ihahalo lang ako na something. Or, basta medyo i-improve ko lang siya ngayon kasi nagagawin ko na siyang 20 pesos. So, abangan nyo, guys, yung mga madadagdag ko pang mga bracelets sa susunod kong mga vlogs.
Hey, abangan niyo guys yung pagpunta ko sa Divisoria guys. This coming Sunday na pupunta na ako ng Divi para mag-angkat ng iba pang mga panida para dito sa aking little business.